Seniority, ito ang naging rason ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung kaya ibinalik sa pagiging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si General Andres Centino kapalit ng nagretirong si Lieutenant General Bartolome Baccaro. Sa ambush interview sa Pangulo habang patungo sa Switzerland, sinabi nito na kailangang ayusin ang sistema para hindi madismaya ang mga sundalo. Kasi dinarationalize namin yung seniority. Kasi yung Andy Centino has 4 stars and Papacaro had 3 stars. So kailangan nating ayusin kasi magkakagulo dun sa baba. So there were some comments that were made sa paano yan pag nag-extend kami naman dito sa lower ranks eh, hindi nakatulad na kaming pag-asa. So, hindi naman tama yon. So malo-low moral sila. So tinignan na what do you want us to do? Nagtanong kami sa military. Ayusin namin yung seniority. Samantala, ang malawak na karanasan naman ang naging basihan ni Pangulong Marcos para italagang muli sa pagiging kalihim ng Department of National Defense si Secretary Carlito Galvez. Well, yan isa pa. Very, very experienced. And in fact, as soon as he took his oath, he knew already what to do. Nag-command conference na siya. So, I think he'll slide into that position really easily. Pinalitan ni Galvez si dating DND Officer in Charge Jose Faustino. Bago na italagang kalihim ng DND, nagsilbi si Galvez bilang Presidential Advisor on the Peace Process and Reconciliation. Pinagsusumiti ni Pangulong Marcos si Galvez ng listahan ng mga pangalan na posibleng pumalit sa kanyang pwesto bilang Advisor ng Peace Process. The now you said Galvez, Charlie Galvez will certainly be important. We're asking him to make a short list for OPAP because we're especially now that the Bangsamoro is in transition. We're redefining the relationship, for example, between BARM and the local governments. So that's something that that's why it's very critical that we have a good person in OPAP who can continue with the work that Charlie Galvez did. Matatandaan na agad na umugong na nag-alboroto ang mga sundalo nang biglang italaga ng Pangulo si Centino kapalit ni Baccaro. Nasundan pa ito nang italaga ng Pangulo si Galvez bilang kalihim na kapalit ni Faustino. Kumalat din ang isang memorandum na inilagay sa heightened alert status ang pwersa ng Philippine National Police matapos ang palitan ng liderato sa AFP at DND. Pero agad na pinawi ito ng PNP at sinabing kaya inalerto ang kanilang hanay para paghandaan ang pagdiriwang ng Poong Nazareno noong Enero 9. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.